Magandang araw po sa inyong lahat. First day of October, nagsisimula na rin po ang mga survey na naglalabasan. Atin pong alamin ang top 12 na senatorable para sa midterm election sa 2025 ayon po sa SWS. Balita po ng GMA News, 10 of 12 Marcos Bat senatorial bets top SWS commissioned survey. 10 out of 12 senatorial aspirants backed by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. took the top spots in the latest Social Weather Station's senatorial preference survey commissioned by the Strat-Based Group. The survey, which was conducted from September 14 to 23, asked a total of 1,500 adult respondents nationwide to choose from a list of 12 names who they will most probably vote for as senators. Ang tanong po doon sa survey, narito po ang listahan ng mga pangalan ng mga kandidato para sa mga senador ng Pilipinas. Kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, sino ang pinakamalamang ninyong iboboto bilang mga senador ng Pilipinas? Maaari po kayong pumili ng hanggang 12 pangalan. Okay, so ito po yung top 12 ayon sa SWS survey. Topping the list was House Deputy Majority Leader and Axis Representative Erwin Tulfo, maintaining his lead with 54% of voters saying they will vote for him if the election was conducted during the survey period. Former Senate President Vicente Tito Soto III was in second place with 34%, which is 2 spots higher compared to the March 2024 SWS survey. Sumunod po si re-electionist Senator Pia Cayetano na nasa pangatlong spot with 31%. Si former President Rodrigo Duterte ay nag-tie with re-electionist Senator Amy Marcos on the 4th to 5th place after getting 25% each. Ang rating ni Duterte na dating nasa 36% noong Marso ay bumaba sa 25% ngayon. Samantalang si Amy Marcos from 22% ay tumaas ng 25%. Sharing the 6th to 7th spot were former Senator Panfilo Ping Lacson and re-electionist Senator Bong Revilla Jr. with 24%. Pareho po silang umangat ng one rank higher after getting additional 4% mula nung 20% nila noong Marso. House Deputy Speaker and Las Piñas Representative Camille Villar's rating surged and was tagged in the survey as the bigger gainer after breaking into the top 12 and taking the 8th spot with 21%. Samantalang nung survey nung March, si Villar ay nasa number 20 to 24th ang place. Si Makati Mayor Abigail Binay also entered the top 12 at nag-tie sila sa number 9 to 10th spot with re-electionist Senator Lito Lapid with 20% each. Former Senator Manny Pacquiao's ranking, on the other hand, dropped to 11th to 13th place with 18% from 6th to 7th spot in March. So ito pong kay Manny Pacquiao mula sa number 7 noong Marso ay bumaba sa 11th to 13th place. Ganun din ang nangyari kay re-electionist Senators Bongo and Ronald Bato de la Rosa. Go and de la Rosa shared the 11th to 13th spot with Pacquiao after preference for De La Rosa dipped by 5% and preference for Go went down by 1%. So, mula sa 12 senatorial aspirants na inindorso ng administrasyon, tanging si re-electionist Senator Francis Tolentino at si Interior Secretary Benjamin Benhur Abalos ang hindi nakapasok sa top 12. Si Tolentino got the 14th place, samantalang si Abalos took the 16th to 17th spot. Former Senator Francis, on the other hand, who is vying a new term in the Senate, ranked 15th in the latest SWS survey, while former Senator Bam Aquino shared the 16th to 17th place with Abalos. Ulitin ko po,
Yung mga senatorial na nakapasok sa top 12 ay sina Erwin Tulfo, Tito Soto, Pia Cayetano, Rodrigo Duterte, Amy Marcos, Ping Lacson, Bong Revilla, Camille Villar, Abby Binay, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Bongo, and Bato de la Rosa na nag-aagawan po sa pwesto ng 11th to 13th place. Pero maaga pa po ang karera. Pwede pa pong mabago ang mga to. Pero sa ngayon, maganda po yung performance na 10 sa 12 Marcos-backed senatorial bets ay nakapasok sa top 12. Pero teka muna, hindi ba't kumalas na si Amy Marcos sa alyansa ni President Bongbong Marcos? So officially, 9 lang sa 12 Marcos-backed senatorial balls ang nakapasok. Pero hindi naman po nalalayo si Tolentino at saka si Benor Abalos at baka sa mga susunod na surveys ay umangat na rin po sila. At dahil naglalabasan po ang mga surveys, basahin naman natin ang performance ratings ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa Publicos third quarter survey, VP Sara's performance ratings continue to drop. Ayon po yan sa survey ng Publicos. The performance ratings of Vice President Sara Duterte continue their downward spiral after her approval and trust scores saw another decrease in Publicos Asia's Pahayag third quarter survey held from September 15 to 19, 2024 with results released on Monday, September 30, 1,500 respondents gave Duterte a net approval score of 40%. Her disapproval score stood at 37%. For comparison, she got a high approval score of 62% in the polling firm's third quarter survey in 2023. Abay, malaki pong pagbaba yun. Dahil sa parehong panahon ng 2023, ang approval score ni VP Sara ay 62%. Samantalang ngayon, bumaba na ito sa 40%. So mula nung 62% nung third quarter ng 2023, ito po ay nagpatuloy na bumaba, hitting 59% in the fourth quarter of the same year, 2023. So last year pa lang from 62%, bumaba na ng 59% sa fourth quarter of 2023. Ngayon pong 2024, walang nakitang improvement sa score ni Duterte, clinching 53% in the first quarter and 46% in the second quarter. So, dire-diretso po ang pagbulusok ng score ni Sara Duterte. Mantakin nyo, from 62% nung third quarter of last year, naging 59% in the fourth quarter, tapos bumaba ng 53% sa first quarter, down to 46% in the second quarter, at bumulusok pa pababa ng 33% sa latest Publicos survey. Her low and no trust score, meaning yung mga hindi naniniwala kay VP Sara, ay 41%. Similar to her approval scores, her trust scores also experienced a steady drop from 55% to 53% in the last two quarters of 2023 and 46% and 41% in the first two quarters of 2024. Publicos cited 7 most pressing national issues that it said are hurting Duterte's overall performance. Ayan, basahin po natin yung national issues na nakaapekto sa overall performance ni Sara Duterte. Una, the use of funds of the Office of the Vice President for social assistance programs that were already covered by other government agencies. Sumunod dito, Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros questioning OVP's proposed 10 million budget for Duterte's self-authored book, Isang Kaibigan. Next, the House Quad Committee's investigation into illegal pogos, alleged killings of 3 Chinese nationals, alleged extrajudicial killings in the War on Drugs campaign, and the 6.4 billion shabu hole in Davao City during the term of her father,
former President Rodrigo Roa Duterte. So kahit nasabihin nila na walang kinalaman si Sara Duterte dito dahil ang kanyang amang si former President Rodrigo Duterte ang sangkot dito, nakaapekto pa rin po yun kay Sara Duterte. Sunod pa rin, Sara Duterte's answers to lawmakers during the House hearing on OVP's proposed 2.037 billion pesos for 2025. Hindi nga ba at naging memes pa at naging viral yung kanyang Chiminet answers? Meron pa, her resignation as Secretary of the Department of Education and Duterte's non-appearance in the second House hearing of the OVP's proposed budget and her three videos where she claimed that the national budget is allegedly controlled by only two persons, Speaker Martin Romualdez and House Committee on Appropriations and Chairperson and Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. So iyan po ang mga dahilan kung bakit bumaba ang mga ratings ni VP Sara. Abay, kapag binilang pala, marami-rami na itong mga dahilan kung bakit pababa ng pababa ang ratings ni VP Sara at kung magpapatuloy si Sara Duterte sa kanyang mga actuations tulad ng hindi niya pagsagot sa mga katanungan tungkol sa confidential funds or magpaliwanag man lang tungkol sa mga issue na to, mukhang dire-diretso po ang pagbulusok ng ratings ni Sara Duterte. Samantalang, si President Bongbong Marcos scores 50% approval and trust ratings ayon naman sa Pulse Asia Polls. At kung bumaba man ang ratings ni President Bongbong Marcos, yun ay from 1 to 3 points lang. Hindi tulad nung kay Sara Duterte na umaabot ng hanggang 10 points ang pagbaba. At sa panghuling survey po natin, sa issue laban sa administrasyon ni President Bongbong Marcos na sinasabi nilang dapat nang mag-resign ang ating presidente, sa Mindanao, 38% ang nagsabing oo, samantalang 36% ang nagsabing hindi at 26% ang walang opinyon. Sa Visayas naman, 22% ang nagsabing yes, dapat nang mag-resign si PBBM, samantalang 55% ang nagsabing hindi dapat at 23% ang walang opinyon. Sa South Luzon naman, 17% ang nagsabing yes, mag-resign na siya, samantalang 58% ang nagsabing no at 25% ang walang opinyon. Sa North Central Luzon, 16% ang nag-yes, 64% ang nag-no at 20% ang walang opinyon. At sa NCR, 18% ang nagsabing yes, mag-resign na si BBM at 60% naman ang no at 22% ang walang pakialam. At ang total po natin, ang yes votes na dapat mag-resign si President Bongbong Marcos is 23%, ang walang opinyon o walang pakialam o hindi pa makapag-decide ay 23% at ang sabing huwag siyang mag-resign ay 54%. And that is majority pa po yan. So kahit na anong paninira ng mga kalaban ni President Bongbong Marcos at mamaos sila sa kakasigaw ng resign, BBM resign, majority po ng Pilipino ang nagsasabing, good job, Mr. President. Manatili ka sa iyong pwesto dahil majority ng Pilipino ay satisfied sa iyong trabaho. Kayo po, ano ang masasabi ninyo sa mga surveys natin? Pasok ba ang inyong mga kandidato sa top 12 senatorial balls para sa 2025 elections? At tama ba itong mga dahilan ng survey kung bakit patuloy na dumadaos-dos ang rating ni VP Sara? At isa ba kayo sa nagsabing dapat manatili si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.